Marami sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kababaihan sa probinsya, ang lumuluwas sa syudad upang maghanap ng mas magandang oportunidad. Mga oportunidad na wala sa lugar nila o hindi maibigay ng kanilang pamilya. Karamihan sa kanila ay nagiging kasambahay at ang ilan ay dumadaan sa matinding hirap at pananamantala, kapalit ng isang simpleng pangarap. Katulad ng ating kwento sa gabing ito na sana'y magmulat sa atin sa tunay na anyo ng lipunang ating ginagalawan. Sa pambubugbog ng kanyang amo ang isang 16 anyos na dalagita dito sa lungsod ng Maynila. Dahil sa tinamong mga sugat at pasa sa katawan, isinugod ng ospital ang biktima at ngayon ay nagpapagaling na. Sa kwento ng kasambahay na alias Carla, umaga nitong Miyerkules nang bubugin umano siya ng amo sa loob ng kondominium nito. Kitang-kita sa mga kuwang ito ang hirap na dinanas ng biktima. Yun po ang anak niyo, Mrs. si Carla. Dear Charo, paano nga ba umabot sa ganitong trahedya ang lahat? Bilang ina, saan ba ako nagkulang? Saan ako nagkamali? Jesus! Kumakati niya ang mga to. Akala mo na kung ano na. Gwapo niya talaga. Hoy, kayo ha. Hindi na kaya kayo at baka hinaharap na kayo ng mga nanay nyo. Sandali na lang ho, matatapos na ho. Gwapo! Ay, dyan, dyan, nakarating ang anak ko. Dyan may picture si Leslie. Wow. Swerte naman niya. Baka nakikita niya pa yung idol ko. Siguro nga. Paano kasi, ang mabait ng mga amo ni Leslie. Sinasama siya kahit saan sila magpunta. Pati nga sa mga picture, magkakasama sila palagi. Di mo nga akalain katulad yung anak ko eh. Talaga po? Carla! Carla! Si Papa inatake! Tara, bilis! Punta natin! Paano na ngayon? May utang tayo sa ospital. Kaya ayaw ibigay yung death certificate ng Papa nyo. Meron tayong utang sa punerarya. Babayaran pa natin yung sementeryo. Kahit nadoblihin ko ang pagtatrabaho ko sa restaurant at paglalabada, hindi pa rin naaabot yun. Hindi pa rin natin maililibing ang Papa nyo. Bakit mo kami iniwan? Aling Norma, nakikiramay ho ako. Pagpasensya niyo na ho ito. Salamat, Fea. Kailan ka dumating galing sa Maynila? Kanina lang po. Buti nga po pumayag yung mga amo ko na makapagbakasyon po ako ng unti. Magpo ka muna. Nanda talaga ni Ate Fea, no? Ang puti-puti at saka ang gara-gara ng mga damit. Bakit kaya lahat na pumupunta sa Maynila gumaganda? Naman, marami kasing pera mga tao doon. Alam mo ba, balita nga, magsisingapore na yung si Ate Faye. Talaga? Oo, doon na daw siya magkakatulong.
Kasi nailipat na daw yung mga amo niya sa Singapore. Ayun, sasama siya. Tsaka bata pa rin naman yung inaalagaan ni Ate Fe. Eh, parehas pang may trabaho yung mga amo niya. Ayun, walang mag-aalaga. Eh, kanino ba yung nalalaman? Kanino pa? Eh, di dun sa kaibigan ng mama ko. Kay Aling Irene. Yun yung nag-recruit kay Ate Fe para magkatulong sa Maynila. Tignan mo. Pati cellphone niya, ang ganda. Samantalang ako. Ako lang ata yung walang cellphone dito. Gusto mo, gamitin mo muna tong isang cellphone ko? May isa pa naman akong ginagamit dito eh. Uy! Salamat ah! Hayaan mo. Kapag nakabili na ako ng cellphone, ibabalik ko to sa'yo agad. Ha? Paano ka naman makakabili ng cellphone? Sigurado ka ba talaga dyan sa decision mo, anak? Kesa naman ho, walang mangyari sa akin dito. Magkakatulong na lang ako kay Mrs. Primalanta. Paano yung pag-aaral mo? Sa isang taon, kuleyo ka na eh. Mapag-aaral niyo ba ako, Nay? Kami? Ba't nakaraos tayo pag nabayaran ko lahat ng pagkakautang natin sa pagpapalibing sa papa mo? Nay, kailan ho yun? Sige. Sige, bahala ka na. Total na sa edad ka na. Alam mo na yung ginagawa mo. Alis na ho ako. Ingat ka, anak. Sana talaga matulungan mo yung mga kapatid mo. Mag-iingat ka. Kayo, makinig kayo sa akin, ha? Kahit ano mangyari, walang titigil sa inyo sa pag-aaral. Huwag kayong gumaya sa amin ng tatay ninyo. Wala kaming natapos, kaya ganito lang yung buhay natin. Lalo na ikaw, Carla, ha? Ma, gusto ko pong magtrabaho sa Maynila. Hindi! Bata ka pa! Mag-aaral ka! Mga kapatid ko na lang po pag-aralin nyo. Total, matatalino naman sila eh. Pwede ba? Huwag kang gumaya sa kapatid mo! Pwede ba? Bakit? Tama naman po si ate, di ba? Eh kung nung buhay pa nga si tatay, halos wala na tayong makain ng maayos. Lalo na ngayon! Di ba sinabi ko nga, gagawa ako ng paraan. Gagawin ko lahat ng paraan. Ano po, Nay? Magnanakaw kayo para may pantustos kayo sa amin? Huwag mo ako sasagutin ng ganyan, ha? Wala kang moda, ha? Ma, hindi ko naman po iniisip magtrabaho para lang sa akin, eh. Para rin po sa inyo yun. Walang marara po tayo, Ma. Kaya payagan niyo na po ako. Hindi! Hindi ka magtatrabaho. Dito yung kalaaling Irene. Huwag mo sasabihin sa mama mo ako nagturo sa'yo dito. Oo, ko bahala sa'yo. Sabi mo yan, ha? Pagdating ko ng Maynila, papadaling ka sa maraming gamit. Talaga? Madamit, make-up. Pwede ba magpagamot ka muna? Saka ka nalang bumalik. Bayan. At ikaw naman, bakit ganyan ang buhok mo? Naku, baka may kuto ka. Alam na ba ninyo ang mga amo sa Maynila? Masiselan kailangan. Makinis kayo, malinis at mabango. Baka masahe na ipapamasahe ko sa inyo. Aling Irene, si... Oo, ano, napadaan ka. Si Carla po, kaibigan ko. Ano kailangan? Ah, mag-a-apply ho sana ako. Katulong sa Maynila. Adan. Tama na yan. May pasok ka pa, anak. Carla! Carla, gising na. May pasok ka pa.
Dan! Po. Dan, alam ba kung saan nagpunta ang kapatid mo? Eh, hindi ko nga po napansin kung malis yun eh. Kaya na ka. Ito ang baon mo. Ganda Aling Norma, good morning din po. Amor, pwede ba kita makausap? Amor, nawawala si Carla. Alam ko na alam mo kung nasaan siya. Sabihin mo naman sa akin, no? Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa kanya. Nakapangako po ako sa kanya. Pero sumama po siya kay Aling Irene. Yung nagre-recruit po ng mga katulong, pupunta po silang Maynila. Carla! 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 Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Ma! Ma! Nagawa mo! Alika, umuwi na tayo! Alika, ako uuwi, ma! Hindi ka uuwi, ha? Huwag mo ituloy ko anong binabalak mo! Hindi man nakapag-desisyon na ako. Pupunta ako Maynila! Anong nakapag-desisyon, ha? Anong nakapag-desisyon? Ako ang nanay mo. Ako dapat nagdi-desisyon sa'yo. Hindi, ma! Uwi na tayo! Anong hindi, ma? At tigis ang ulo mo kahit kailan, ha? Ikaw baka may mangyari sa'yo masama! Bakit hindi niyo isipin na pagpunta ako doon, matutupad yung mga pangarap ko? Giginhawa buhay natin! Carla, kung may problema kayo ng nanay mo, huwag ka nang tumuloy. Sige na, okay na. Hindi po, sasama po ako. Carla, ano ba yan? Bakit ba ganyan ka? Ba't po si ate pinayagan nyo? Bata ka pa eh! Malaki na po ako! Kapag may nangyaring masama sa'yo, hindi ko alam kung anong gagawin ko, ha? Bakit naman ho niyo iniisip yon? Hindi naman mapapahamak ang anak ninyo. Maayos na agency naman ang titingin sa kanya. Eh, magiging maayos ang kalagayan niya kung saan man siya magtatrabaho. Ako na nagsasabi sa inyo, nasa mabuting kamay ang anak ninyo. Ma, pag po nagpunta ako ng Maynila, malaki po susweldohin ko doon. Makakatulong po ako sa inyo. Mababayaran na po natin lahat ng utang natin. Makakapagpadala ako ng pera para pampaaral sa mga kapatid ko. Ayaw niyo ba yun? Pero anak, hindi naman ikaw ang dapat gumawa nun eh. Natatakot lang ako baka mayroong magsamang mangyari sa'yo doon. Ma. Sige na po. Payagan niyo na po ako. Aling Norma, pirmahan niyo na to. Ano po to? Pabilisan mo naman ako po pag kumilos eh. Ano pa? Ano po ito? Tata, ibig sabihin, pumapayag ka na magtrabaho ang anak mo sa Maynila. May mali po yata dito kasi 16 lang po yung anak ko. 19 nakalagay dito. Huwag mong intindihin yan. Wala namang epekto yan. Kasi alam mo, kapag 19 ang anak mo, pwede yung mga maka-approve agad ang mga papeles niya. Ayaw din ang masyadong bata doon. Marami pang chichiburay siya pa nagkataon eh. Ano po ba yung telepono niyo sa Maynila, yung agency niyo? Makakamusta ko po bang anak? Ay, ako na lang magpapalita sa inyo pag naihatid ko na sila na maayos doon. Kasi yung amo masyadong maarte, masyadong mahigpit. Ayaw na gagambala yung mga bata. Ligtas ko ba ang anak ko doon? Kasi Aling Irene, babae itong anak ko eh. Ano ba? Nako, maayos ang mga kwarto nila, pati yung location ng agency, maayos pa ba yung mag-alala masyado? Eh, paano kung gusto niyang umuwi? Makaka-uwi ba siya? Yung pagkain doon, pakakainin ba siya ng mabuti? At saka, kung magbago yung isip niya, papayagan ba siya makabalik dito? Ay, ang dami-dami yung tanong. Hindi pa nakakaalis ang anak ninyo? Gusto niyo nang pauwiin? Abay, kayo nang tinutulungan eh, kayo pang daming arte. Ano, pipirmahan niyo ba yun? Akin na po, nating ko na lang ito. Ay, hindi po. Ma, namanin ako. Sasama po ako sa inyo. Aling Irene, ito po. Bilis! 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 Kailangan makarating tayo na maaga! Bauin mo ito, ha? Sige na! Magutong kaya kainin mo. Mag-iingat ka, ha? Alagaan mo yung sarili mo, ha?
mo ka magpapagutom nyo na. Tatawagan mo ako palagi, ha? Bukim ka na, nanay. Talaga. Kaya ko po sarili ko. Ano ba yan? Sigurado ka. Ang tagal-tagal naman. Tama na yan. Tama na yung mga gagabihin na kami. Sandali lang po. Gagabihin na kami. Tama na. Halika na. Sumakay ka na. Magpapagutom, ha? Sulatan mo ako, ha? Tatawagan mo ako, ha? Tama na yan. Halika na, halika na. Naku, iwan mo na ngayon. Iwan mo na. Iwan mo na. Baka mahulog ka dyan. Umawag ka mabuti. Kapit mabuti. Kompleto na ba itong mga papeles? Ay, naku, kompletong-kompleto na yan, Ma'am Agnes. Sige, umuuna na ako. O, sige, salamat, Irene, ha? Upo. O, hubad na kayo. Ha? O? Hubad? O. Hubad, ho? Mag-hubad na kayo! Ano po? Tinignan ako, mini-aling Irene, eh. Eh, hindi ba hubad sapat yun? Eh, mabuti na yung sigurado. Tsaka kailangan makita ko kung may mga galis yung mga balat ninyo. Eh, mamaya, eh, balik kayo sa akin ng mga amo ninyo. Ano? Ha? Ayaw niyo magkubad? Ayaw niyo magkubad? Ha? Hindi ko kayo ipapasa! Sayang lang pagpunta niyo rito! Hubad! O, makinig kayong lahat, ha? 2,500 ang sweldo ninyo. 2,500? Yan ang ibibigay ng amo niyo sa inyo, ha? Sa pangatlong buwan pa kayo sa sweldo. Pag nabayaran nyo na lahat ng utang nyo. Utang? Ano pong utang ito? Aba, ay na yung pinatikit sa inyo. Yung pagkain nyo dito, pagtira nyo dito habang wala pa kayong amo. Yun ang nakalagay sa kontrata, pinirmahan nyo. Nasa kontrata? Ay, ano ba kayo? Hindi nyo ba binasa ang kontrata nyo? Ito oh. Ito yung pinirmahan nyo, ha? Sumasang-ayon kayo na ang lahat ay ikakaltas sa sweldo nyo. Saan gusto nyo umasahin nyo? Eh, hindi ko namin alam yun. Ang sabi ko sa amin ni Aling Irene, libre ko ang pumasahe, ang pagkain, ang tirahan. Ay, naku, hindi ko na problema yon kung hindi kayo nagbabasa. Ay, naku, kaya pala pinamamadali ako ni Aling Irene sa pagpirma ng kontrata kasi ganito pala dito. Kung alam ko lang, sana hindi na ako pumirma, hindi na ako pumayag. Ayoko na dito. Gusto ko nang umuwi. Eh, paano ka uuwi? Ang dami mo pa nga utang, di ba? Pagdasal mo na lang na magkaroon ka ng amo para bayaran may utang mo at makaalis ka na dito. Eh, sana nga mapunta tayo sa mababait na amo para maswelduhan naman tayo ng tama at mabigyan tayo ng mga benepisyo. Yun lang ang pag-asa natin para makaangat at makaalis sa impyernong lugar na to. Huwag ko kayong mag-alala. Mababait po sila sa kamasisipag po. All around pa. Ay, naku. Basta po, 8,000 po ang bawat isa sa kanila. Nakukunin niyo po. Opo. Ay, naku, hindi ho kami mapapahiya sa inyo. Naku, maraming salamat po. Naku, ay, areglado po. Sige, salamat. Okay, La Flor. Mag-ayos-ayos na kayo. Susunduin na kayo ng bago niyong amin. Amo ka na. Te, 8,000 po yung bayad ng amo. Magkano po makukuha namin? Ano makukuha? Wala. Deposit yun. Kung ako sa inyo, paghusayan nyo ang trabaho nyo. Ha? At huwag ninyong papahiyain ang agency, ha? Dahil baguhan pa at hindi sanay sa napakaraming trabaho, hindi nagtatagal ang anak ko sa kanyang pinapasukan. Nagpapalipat-lipat siya ng mga amo. Ngunit dahil bata pa at taga-probinsya, ay marami rin siyang pagkakamaling nagagawa doon. Ito yung magiging kwarto mo. Ayusin mo na lahat yung mga gamit mo. At pagkatapos mo, sumunod ka na sa amin sa baba. Sumabay ka pagkain. Ay, salamat po. Ah, June,
Siya nga pala, si Carla ang bago nating katulong. Carla, ang Kuya Jun mo. Hello po. Oh, tayo nang kumain, Jun. Carla, ayusin mo na yung mga gamit mo, ha? Pagkatapos mo, sumunod ka na. Sige po, salamat po. Okay, sige. Ay, ano mo, ha? Kuya. Saan ka pupunta? Ha? Dito muna tayo. Kuya, muna tayo. Kuya, muna tayo. Kuya, dito muna tayo. Kuya! Dito muna tayo. Ginagawa mo? Bakit hindi ka tumatagal dyan sa mga amo mo? Eh, hindi ko naman po kasalanan yun eh. Kasi po eh... Ay, nako! Ayoko makinig dyan sa mga dahilan mo, ha? Ay, nako! Nabubuisit ako sa inyo. Nabubuisit ako sa inyo. Pinapasakit niyo ang ulo ko! Eh, ma'am. Wala pa po akong sweldo. Sweldo? Anong sweldo ang pinagsasabi mo? Eh, hindi ka nga tumatagal ng isang linggo sa amo mo eh! Lugi na nga kami sa'yo eh! Dear Mama, kamusta na kayong lahat dyan? I hope you are okay from now on. Miss na miss ko na po kayong lahat. I miss our happy ending nung nandyan pa ako. Miss ko na po ang mga yakap nyo. Okay naman po ako dito. Masaya po dito. The people, they are kindness to me. Maganda po talaga ang Maynila, Ma. Kung saan-saan na po ako nakakapasyal. Pero Ma, pasensya na po kung di ako makapagpadala ngayon. Sa susunod na buwan na lang po. Konting panahon na lang po, alam ko matutulungan ko na rin kayo. Naniniwala po ako, dito ko matutupad yung pangarap ko. Sinong may sabi mo? Malis ko! Mag-aawal ako kayo sa akin! Pauwiin nyo na ako kung may sakit na kailan ko. Kailangan na anak! Anong uuwi? Ha? Halika dito! Wala! Sino may sabing uuwi ka? Ha? Sino may sabing uuwi ka? Ha? Hindi ba bayad ang utang mo? Kailangan ko lang anak ko! Yung anak ko, si Shirley. Baka kung napahan na siya, kailangan ako napahan. Huwag mo na siyang isipin. May mga kamag-anak ka naman nag-aalaga sa kanya, di ba? Pero kailangan pa rin niya ako. Kaya nga, kailangan makakuha ka ng amo ka agad para mabayaran mo na yung utang mo, para makita mo kaagad yung anak mo. Baka uwi ka. Oh, Carla. Iligpit mo na yung gamit mo. May bagong amo ka na ulit. Ah! Ito, sala, ha? Ito, sala. Ito, mga tropilo, ayoko ito. Hindi nakaayos. Gusto ko dito lagi nakaayos, ha? Ha? Ikaw, lagi mo tatandaan mga bilin ko sa'yo, ha? Ako ayaw ulit-ulit ng mga bilin-bilin, ha? Ito, kusina. Kusina. Ikaw dapat kailangan gising alas 5. Alaw-alaw. Para marami tayo gawa trabaho, ha? Ikaw ba marunong magluto? Opo. Ako ayoko dito alikabok, ha? Ayoko, gusto ko malinis. Malinis lagi, no problem, basta malinis. Ngayon, ikaw trabaho, laba. Linis, luto. Linis, gusto ko maayos, ha? Kami tatlo lang dito, kaya madali lang trabaho sa'yo, ha? Pagkatapos ikaw trabaho, ikaw pwede ka na pahinga. Tanig mo yun? Ikaw din. Grabe yung tsura mo ngayon, ha? Yung dark face mo. Sabi mo, nagsisave mo ako. Naiiyak ka pa. Anak, mabuti naman na patawag ka. Kamusta ka na dyan? Okay po ako, Ma. Alam mo, ang babait talaga ng mga bago kong amo, Ma. Sobra. Kaya nga po ako nakatawag ngayon kasi sila yung nagbigay ng load ko. Naku, Ma, ang bait-bait talaga nila. Pinapakain po nila ako lahat ng gusto ko. Tapos, maayos din yung higaan ko. Tapos, binibili pa nila ako ng mga gamit. Naku, Ma, tumutuwa talaga sila sa akin. Pakiramdam ko nga po, anak na rin nila ako, eh. Ganun ba?
Mabuti naman kung ganun, anak. Tsaka alam nyo, ma, malay nyo, pagbalik nila ng China, kasama na ako doon. Naku, ma, pag nangyari yun, sobrang saya ko talaga. Baka makita ko pa yung mga idol ko na napapanood ko lang sa TV. Ay, siya nga pala, ma. Hintayin nyo lang yung perang ipapadala ko dyan kapag nakasweldo na ako, ha. Ay, sige na, ma. Babay na, baka maubos pa yung load ko. Miss you, ma. I love you. I miss you too, anak. Bye-bye. Mag-iingat ka. Hindi kayo magpagsama sa isang lugar. Hoy! Sige, guys. Huwag na kayo. Bakit ikaw doon TV? Wala pa alam, ha? Ay. Sabi niya po kasi okay lang manood ng TV. Basta tapos na trabaho. Tapos na yung trabaho? Kita mo to, puro kalat, puro kalat, oh! Halikabok, oh, halikabok, oh! Hindi ko po alam, eh. Nilinis ko na po yan. Pagkain to, Jason, ah! Bakit ikaw kain ito? Sorry po, akala po ko kasi pwedeng kainin. Ay, na! Papasensya na siya. Tayo, bili na lang bago, mamon. Siya kain, pagkain, Jason. Ikaw hindi galit? Hayaan mo na. Siya bata pa eh. Carla, maklikpit ka ng mga kalat at maglinis ka ulit. Okay? Ito, dali mo sa kusina. Pagtapos mo, maghanda ka ng hapunan. Kakain na kami. Gutom na kami. Ha? Sorry po. Di yo go lai lo, yan ga la di ya be jia chuo a, yi sai zui ran de su na lo. Wa wi xiang yi, wo an ni xiu, jiang jie bi shuo di le ga ji zao. Wa yi jing jing gu ga ni gong lo, ya zui bai lo, wo bo jiao ai mi yu guan he. Yan ao ji zun lu zhe ge ga la ba. Wo jiu xi wei jiao ran de ga ding, wo zuo a jin xian lo. Di go an ni zui tai wa, bian go cha lo, wo be kun lo. Jiang san ga ka wa wu wa te ti, ji shen jin de di ka ti. Ulang do ekwan he. Oh, bakit ikaw dyan? Ikaw kinig? Ha? Hindi po. Sige. Ikaw tulog na. Dali, marami pa trabaho, boss. Opo. Tulog na. Bilis. Kara! Ikaw laba ito ulit, ha? Ha? Oh, amuyin mo. Amuyin mo. Amuyin mo, ha? Ha? Baho pa! Baho pa! Baho pa! Ikaw kasi hindi maayos trabaho mo. Ano ba hinindi mo? Sige na, laba na! Sige na, bilis! Bilis! Pagkagpagkag to! Bilis mo, kilos mo! Ikaw masyado mabagal! Sige na rin, bilis! Tapos mo na yan! Ate, una-una po ako. Pwede po bang makain mo muna? Walang inom-inom! Di pwede inom, ha? Tapos mo muna trabaho mo! Ha? Ayan! Gusto mo? Yan! Yan! Inumin mo, ha? Ayan! Inumin mo yan! Gusto mo inom? Yan! Inumin mo yan! Inom ikaw! Inom! Masyado ka! O, yan. Ikaw kain na. 5 minutes lang, ha? Ate, kung tungkol po ito dun sa mamu na kinain ko, tapos dun sa panonood ko ng TV, sorry na po. Hindi na po mauulit. Ako galit sa'yo dahil ikaw hindi ayos trabaho mo. Eh, naglilinis naman po ako, eh. Nagwawalis po ako, tsaka naglalampaso. Mahangin lang po talaga dito, kaya madaling magkalikabok. Anon, ha? Ang hilig-hilig, ikaw sagot-sagot pa! Ikaw sagot-sagot pa sa akin, ha? Gusto mo ikaw sampal ko? Huwag naman po, ate. Punta po ako dito para magtrabaho, hindi makipag-away. Anon, ha? Huwag na ikaw kain! Trabaho ka na lang! Huwag naman po! Hindi ikaw pwede kain! Hindi! Ayan! Kita mo ikaw yung gawa? Ikaw bastos! Kain mo yan!
Kain mo yan! Kain mo yan! Kain naman yan! Sige pa, ha? Kain! Kain mo yan! Kain mo kanin! Kain mo kanin! Ha? Ikaw? Landi ka! Landi! Ikaw landi! Kalungit, tangit ka, ha? Tangit! Kala mo, hindi ko alam. Ikaw landi ka! Nawala po, ate. Tangala ka, saan ikaw punta? Ha? Papaalam na po sana ako, ate. Babalik na po ako ng agency. Hindi pwede. Ang sabi aking kontrata agency, ikaw di pwede, alis pag ako hindi payag. Ako hindi payag. Sige na, pasok mo. Ate, pakawalan nyo na po. Pakawalan nyo na po ako. Hindi pwede. Ikaw, ha? Ikaw masyado kulit. Pasok ka loob. Pasok ka loob. Ate, pakawalan nyo na po. Ate! Huwag ikaw ingay, ha? Ate, sige na po. Gusto ko na po. Ay, ikaw talaga, ha? Ate! Gusto mo talaga ikaw, tama ha? Tama na po. Ha? Ay! Ha? Parang away na po, ate. Tama na po. Pasok ka tama na. Tama na. Pasok. Saan mo yan? Isa. Buka ka, papa. Dali. Shado. Hello, anak. Ay, kamusta ka na? Nag-aalala ko sa'yo eh. Ano, okay ka lang ba dyan? Okay po ko, ma. Bakit ganyan ang boses mo, anak? Wala po. Namimiss ko lang po kasi kayo eh. Namimiss ka din namin dito, anak. Kamusta na po kayo dyan? Ito yung... yung isa mong kapatid may sakit. Hindi naman ako makabili ng gamot kasi kulang na kulang yung pera ko. Yung... mga pinagkakautangan nga natin, anak, hindi ako tinatantanan eh. Gusto na nga nila akong ipabarangay. Pero walang-wala ako. Ang Ate Joy mo naman, hindi yung makapagpadala ng pera kasi... Hindi nagpaalam sa akin na magkakatulong din pala siya sa Maynila. Kay anak, kung may pera ka... Pasensya na, nahihiya talaga ako sa'yo eh. Anak? Andiyan ka ba? Hindi po, ma. Papadala po ako. Papadala po ako ng pera sa inyo. Salamat, anak, ha? Maraming salamat. Mag-iingat ka dyan, ha? Alagaan mo mabuti sarili mo. Ay, hirap magkasakit. Magkahastos. Ma? Nakausap niya na po ba si Ate Joy? Hindi. Hindi nga siya tumatawag, eh. Na hindi ko rin alam kung ano yung address niya dyan sa Maynila. Ma, kapag po tumawag siya, kamustahin niyo po yung lagay niya. Baka po, kung ano na po yung nangyari sa kanya. Bakit, anak? Anong ibig mo sabihin, anak? Ma, kasi po... kasi po may... Carla? 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 Tama na. Thank you.
ang tiyabo. Hiya ka? Hiya ka? Alas 9:30 na tulog ka pa! Hiya ka! Katita! Halik ka rito! Halik ka! May natanggap kaming report na may nagsisigawan daw dito. Ano sigawan? Wala! Wala problema dito. Baka yung TV ko, inay kasi. Ano sa kayo? Ano sa kayo? Baka ibang unit yun eh, ha? Ma'am, sandali lang ho. Ma'am, pwede ba kaming pumasok? Check lang ho namin eh. Anong check-check? Nasaan ho ba yung kasama niyo sa bahay? Bakit ba kayo dami-dami tanong, ha? Wala. Pare! Pare, bilisan mo! Tumawag ka na mula siya! Bilisan mo! Okay. Gusto mo pagkuha, ha? Kunan mo ng material. Sige. Excuse me, sir. Excuse me po. Sir, ano nangyari sa kanya? Binugbog ng amo niya, child abuse. Oo, eh. Ilang taon na po siya. Mukhang minor de edad pa lang, ho. Pinangarap to ba? Alam ko. Alam ko, anak. Ako dapat sasayin, anak. Dapat hindi kita pinayakan. Dapat hindi kita pinaanis. Dapat binigay lang kita. Pero hindi ko magawa, anak. Hindi ko magawa kasi... Kasi hindi kita kaya bigyan ng magandang buhay. Kahit naman pigilan niyo ako, aalis mo rin ako eh. Kasi gusto ko po maiawag tayo sa hirap. Yun po ang pangarap ko, ma. Hindi mo kailangan gawin yun, anak. Kung meron dapat kumawa nun, ako yun. Kasi akong nanay. Akong nanay mo. Ginawa niya naman po lahat eh. Alam ko po yun. Hindi po kayo tumigil umanap ng paraan para mabuhay kami. Tapang buhay ko po tatanawin niyo. Kulang pa yun. Kulang yun, anak. Kulang na kulang. Ma. Na, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Patawarin mo ako kasi mahirap lang ako. Kasi wala akong alam. Sorry din po, ma. Kasi sinuway kita. Kasi matigas ang ulo ko. Sorry po ba? Hindi ko mapapalagpas at mapapatawad ang may kagagawan ko sa'yo, anak. Iyahanap kita ng hustisya. Iyahanap kita ng hustisya.
Namin ang kasong physical injury si Miss Jen dahil sa ginawa niyong pananakit sa inyong anak na minor de edad. Ano pong ibig sabihin nun? Mrs., ang maisasampa nating demanda laban sa amo ng anak niyo ay pambubugbog lamang. Ang parusahon nun ay 6 hanggang 12 taon na pagkakulong. Depende pa rin ho yun sa magiging desisyon ng korte. Pambubugbog? Yun lang ang pwedeng ikaso sa kanya? Anong klaseng batas yan? Nakikita niyo ba yung anak ko? Nakikita niyo ba ang itsura ng anak ko? Pagkatapos ano yun? Pagkatapos ang 6 na taon, pwede na ulit makalaya ang babaeng yun at pwede na siya makapagbubog ng ibang katulong kahit anong oras yung gusto yun? Wala ho tayong magagawa. Paano wala ang magagawa? Yun lang ho ang nasa batas natin, Mrs. na pwede po nating ikaw sa kanya eh. Nakikita niyo ba ang anak ko? Tingnan niyo nga ang anak ko? Halos buong katawan niya may latay at may sugat. Tapos sasabihin niyo sa akin, walang batas na pwede ikaso sa kanya? Halos patayin niya ang anak ko! Papatayin niya ang anak ko! Bakit hindi siya pwede i-demanda ng tangkang magpatay sa anak ko? Papatayin niya yung anak ko! Tapos sasabihin niyo sa akin, walang batas na pwede ikaso sa babaeng yun? Nasaan ang hustisya? Nasaan ang batas para protektahan kami mahihirap? Nasaan? Meron ba? Meron ba? Hindi ko naman din po alam na hindi pa pala pwedeng pumasok ng trabaho ang 16 anyos. Kasi sabi po nung recruiter, okay lang daw po yun. Pinalitan pa nga po nilang edad ng anak ko eh. Bakit po kayo pumayag? Sabi po kasi wala naman daw epekto yun. Ginagawa daw po talaga yun para mas madali daw pong makakuha ng trabaho ang anak ko. Hindi niyo po ba binusisi yung kontratang pinirmahan ninyo? Wala naman po akong alam sa mga nakasulat doon sa papel na yun eh. Basta nagtiwala lang po ako doon sa lahat ng sinabi ng recruiter na yon na hindi po mapapahamak ang anak ko. Kung alam ko lang po kung ganito yung mangyayari sa kanya, hindi ko po talaga siya pinayagan. Mrs., bilang magulang, may pananagutan po kayo sa nangyari sa anak ninyo. Lalo't alam nyo na minor de edad lamang siya. Alam ko po yun. Wala naman po akong ibang ginusto kundi ang mapabuti ang buhay niya. Kaya lang po, pag dumating sa ganitong pagkakataon na mapariwara ang anak mo, kahit hindi mo po gusto, kahit hindi mo po alam, kasalanan mo yun. Kasalanan ko po lahat ng nangyari. Inaako ko po, malaki po ang pagkukulang ko sa kanya. Kasalanan ko po ito. Meron pa po akong isang anak. Pumasok din po siyang katulong dito sa Maynila. Pero hindi ko po alam kung nasaan siya. Natatakot po ako kung anong nangyayari sa kanya. Matagal na po akong walang balitang naririnig sa kanya. Miss, pwede po bang tulungan ninyo ako na malaman kung paano ko siya makikita at mapupuntahan? Huwag po kayo mag-alala. Hahanapin namin siya. Salamat po. Pero sa ngayon ho muna, yung kaso na po muna ni Carla ang pagtuunan natin ng pansin. Mrs., kasi kung papayag hong tumistigo si Carla, marami hong hearing sa korte. Medyo mahaba po ang prosesong ito. Pero huwag po kayo mag-alala dahil habang tumatakbo ang kaso, DSWD po ang kukukup sa inyo. Hindi pa po kami pwedeng makauwi? Yun ho eh kung pumayag siyang tumistigo. Ngayon, kung hindi po papayag si Carla, wala po tayong kaso. Makakalaya po yung taong gumawa ng kasalanan sa kanya. Itutuloy po namin.
itutuloy po namin ang kaso. Ihahanap ko po ng hustisya ang anak ko. At hindi po ako titigil hanggat hindi napaparusahan ng taong gumawa ng ganito sa anak ko. Missis, ito na po yung mainit na tubig ninyo. Salamat po, nurse. Ano ginagawa mo dito? Aling Norma, pinadala ho ako ng agency namin dito para humingi ng paumanhin sa inyo. Hindi ho namin akalain na ganoong klaseng tao pala si Mrs. Jenny na kaya niyang abusuhin ang anak ninyo. Sinabi na sa akin lahat ang anak ko. Mga manluloko kayo. Hindi lang ang amo niya ang nang-abuso sa kanya, pati kayo. Ikaw! Aling Norma, ito na ho. Ito na yung sweldo ng anak ninyo. Naku, kasama na ho dyan yung ilang buwang pinagtrabaho niya, kasama ang 2 months advance. 10,000, Aling Norma. 10,000 to. At ang magandang balita, hindi namin kayo sisingilin sa lahat ng nagastos ng ahensya sa inyo. 10,000? 10,000 lang ang halaga ng buhay ng anak ko? Arantado ka pala eh! Mabuti nga ho, pinabayaran pa kayo. Kung tutuusin, Aling Norma, wala naman talaga kayong kalaban-laban. Dahil pumirma kayo ng kontrata, hindi ba? At isa pa, mayamang inakalaban ninyo. Kahit magdemanda kayo, wala rin naman mangyayari. Kung inaakala mo na iuurong namin ang demanda at titiklop kami, nagkakamali ka. Oo, wala kaming pera, wala kaming kapangyarihan para labanan kayo. Pero ito, tandaan mo ang sasabihin ko sa'yo. Hindi ko isusuko at dignidad namin mag-ina. Hindi ko ibebenta ang dangal namin sa 10,000 piso. Dahil yun na lang ang natitira sa amin mag-ina, dignidad. At ang mga katulad namin, hindi dapat natatakot sa mga katulad ninyo na ang panakot lang ay puro pera. Ano? Laban ka? Gusto mo buhusan kita ng kumukulong tubig? Ha? Magkita tayo sa husgado! Papagaling ang anak ko sa kanyang matinding sinapit. Hindi naman mawala sa isip ko ang isa ko pang anak na si Joy. Kaya humingi ako ng tulong sa iba't ibang ahensya para mahanap siya. Hanggang sa nagkita kaming muli ng aking anak. Maswerte po ako, Nay. Pinagpaalam nga po ako ni Miss Malu eh. Buti na lang po pinayagan nila ako. Ma, iuwi niyo na ba ako? Gusto mo na ba? Masaya po ako sa mga amo ko. Tinuturing nila akong pamilya. Wala akong maireklamo sa kanila. Salamat sa Diyos. At nasa mabuti kang kalagayan. Ngayong nakita na kita, at alam kong nasa mabuti kang kamay, matatahimik na ako. Matatahimik na kami ng mga kapatid mo. Carla! Carla! Nandito ang ate mo. Nandito si ate. Sa ngayon ay patuloy pa rin nagpapagaling ang aking anak na si Carla. Nasughatan man siya at nadapa, hanga ako sa determinasyon niyang bumangon at ituloy ang buhay at mga pangarap. Oh, okay na lahat, ah. Sige, salamat. Ma, pag gumaling na po ako, natapos na po yung lahat ng to. Uwi po ako sa atin, babalik po ako sa eskwela. Mag-aaral po ako mabuti. Gawin mo lahat yan, anak. Tuparin mo ang pangarap mo. At ako, nandyan lang ako para ibigay lahat sa iyo yan.
Kahit mahirap, patuloy na lumalaban ang aming pamilya sa mga taong nang abuso kay Carla. At umaasa kami na sa tamang panahon ay makakamit din namin ang hustisya. Lubos na gumagalang, Norma. Bagamat naniniwala ako na hindi lahat ng kasambahay ay katulad ng kapalaran ni Carla, hindi natin dapat ipagwalang bahala ang nangyaring paglabag sa kanyang karapatang pantao at kawalan ng malinaw na batas upang mabigyan siya ng hustisya. Lalo pa at siya ay menor de edad. Karapatan niyang mabigyan ng proteksyon at responsibilidad nating lahat ang kanyang kapakanan. Hangad namin na may hustisyang sasagot hindi lamang sa pang-aabuso, kundi sa kakulangan ng magandang oportunidad at sa malawakang isyu ng kahirapan ng marami nating kababayan. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapamilya.